right, all right, all right. Okay, okay, okay. Hello mga ka-40. Meron akong bibilhin para kasing ano, nagkaroon kasi ng parang yung bumper ni 40 sa unahan, parang nagkaroon na angat. So bibili ko ng bibili. Pagkakaalam ko 1,700 yung isa pair nun. So naghahanap ako doon. Alam ko rin mahirap hanapin 'yon. Dahil yung mga kasamahan ko, nahirapan din sila maghanap nun. So, meron din mga nagtatanong sa forum namin kung sa makakahanap ng clip na yon. Bumper bracket clip kasi yon ng Fortuner 2019, kung anong modelo yung inyong Fortuner. So, ito si 40 2019. So, yun yung hahanapin ko. Although siguro naman may mga bracket na same na halos parehas ni 40. So, siguro at saka mas mura yung ganun. Kung meron, guys. Ngayon, kung wala, ay problema natin. Wala akong mabibili. Wow, traffic. Pero nasanay na ako dyan, guys. Yung traffic na yan, dati nakakainis. Pero sa panahon ngayon, wala na. Sanay ka na. Dahil ang mga tao, gusto na rin ang traffic. hindi katulad dati na ayaw ng traffic. Ngayon, gusto na rin ang traffic. Pag walang traffic, hindi masaya ang pagdadrive. Anyway, yung mga bracket na yon, pagkakaalam ko sa mga nagse-setup ng kotse yun, nagse-setup ng sounds, nagse-setup ng ilaw ng isang sasakyan, pwedeng meron sila doon, pero ano lang yun eh. Kumbaga 50-50 lang yung chance doon. Kasi hindi masyado mabili yan, guys. Hindi naman palagi nasisira yung bumper niyo, nagkakaroon ng gap. Nakatulad niyan na si screen niyo. At saka yung bumper bracket clip na yan, iyan no yun na si screening nyo. Ganyan po ang itsura nun. Tsaka kasi yung sa Altis ko, guys, ganito lang kalaki. Ganito lang kalapat. So, nung nakita ko yan, sinearch ko kasi sa Google kung ano itsura nyan. So, wala ko kasing idea. Ang alam ko lang yung sa Altis ko, yung ganyan lang kalaki. Pero ngayon pala ganyan kalaki yan. So, naghahanap ako nyan. So guys, andito tayo kay Autokit. Magtatry tayo magtanong kung meron siya doon. So, saglit lang guys. System activated. Okay guys, palis na tayo dito kay Autokit. Kaya lang ako nagtatry dito, baka makakuha ako. Kaso, ano laang daw siya? Online. Mahirap kasi guys, pag online tayo bumili, lalo't mga ganyan sitwasyon, pwedeng ang tendency, mali yung ibigay sa'yo. So, paano maiibalik? Baka makakita tayo na mabibilihan. Actual natin makikita. Nice. Yun yung sabi niya sa akin na online ko daw bumili. Sabi ko sa kanya, mahirap kasi online. Baka hindi sukat. Diba guys? Alam ko, alam niyo. Pero guys, habang naghahanap ako ngayon ng aking hinahanap ng pyesa, K40, na hindi naman masyado importante dahil nakita na lang may gap yung aking bumper, bibigyan ko muna kayo ng isang idea about dito kapag dito sa mga sasakyan nyo nagagamit. Kasi ang mga sasakyan natin guys, kapag umuulan, nagmo-moist yan. Nagmo-moist sa loob, nagmo-moist ang windshield, nagmo-moist ang bintana, nagmo-moist ang ating side mirror. So yung iba, hindi nila alam kung anong gagawin nila, lalo na kapag naglo-long drive. So yun yung ibibigay ko sa inyong idea. So guys, kapag dumarating sa inyo at naglo-long drive kayo, at dumarating sa inyo na nagmo-moist na sobra itong inyong windshield, ang gawin ninyo, pindutin nyo lamang yan, yung circulation ng inyong aircon, yan na si screen ninyo, i-off nyo lamang,
Kasi umiilaw ya, ibig ko sabihin, yung ilaw, i-off nyo. Kasi yung sa akin, laging naka-on yan. Ibig sabihin, ang circulation lamang ng aircon ko, paikot-ikot lamang dito sa loob. So kapag in-off ninyo, nakikita nyo ba yung mga butas dyan sa may bumper ninyo, sa taas ng bumper nyo? So doon, hihigop siya doon ng hangin, papasok sa inyong, sa loob ng inyong sasakyan. So yun yung tendency na pwedeng kung may kasunod kayo na basura, maamoy ninyo sa loob. So kaya iyon, lagi naka-off yan. I mean, lagi naka-ilaw yung ilaw ninyo doon sa push button ng circulation ng inyong aircon. So i-off nyo lamang yon yung ilaw, tapos di doon siya kukuha ng hangin sa labas. At the same time, i-on nyo yung aircon ninyo. Para ano? Para matanggal yung moist. Nice. Ganun lamang, guys. So pangalawa, guys. 'Di ba may mga ano, nakakakita tayo na sa mga sasakyan natin may mga guhit. Yung side mirror natin, usually dito sa kanan ko nakikita 'yun. Sa kanan ko nai-encounter 'yun. Halimbawa, ito ang inyong side mirror, guys. May guhit yan sa gitna. May guhit sa gitna. Kapag lumagpas dito, ang tingin ninyo, ibig sabihin, yung sasakyan ninyo, sasakyan sa likod, malayo pa yon kapag lumagpas dito sa guhit. Ngayon, kapag pumasok sa guhit, sa kabilang side naman, ibig sabihin, hindi na kayo safe. Ibig sabihin, malapit na sa inyo ang sasakyan. So, iyon yung ibig sabihin nung guhit doon sa side mirror ninyo. Iyon yan, guys. So, guys, wala na ako ibibigay sa inyong idea. Siguro naman, wala akong makita mga tindahan din dito. Although, nandito na ako malapit sa Batangas City. Kasi, itong Batangas City, dito yung malapit yung mga kinukuha. May nagsusupply din sa Toyota galing dito, sa mga auto supply dito. So, naghahanap lamang ako dito. Baka makakita. Try ulit natin dito, guys. Andito tayo sa Toyota Lipa. Kasi hindi na ako pumunta sa Toyota Batangas. Baka, kasi alam nyo naman holiday ngayon. So, pinagbigyan lang tayo ni Sir JR na ayusin lamang yung ating bumper. So, siguro naman ay maaayos nila. Hindi nga lang ako inallowed nila na mag-video dahil na, nade-distract daw yung gumagawa. So, pwede daw kung ma-check yung sasakyan, kaso 10 minutes lang. Then, after nun, alis na ako. Hindi na rin nila chineklis. Although, alam ko naman yung mga gasgas na sasakyan ko. At saka, alam ko naman yung odometer ng aking sasakyan at yung gasolina ko. Or, I mean diesel. So, okay na ngayon si 40 at ayan po ang kanyang ang kanyang harapan. Puro benda po siya ngayon. Kaya kailangan po kasi ganyanin dahil naka-fix po siya. So, kapag hindi po siya ginanyan, babaksak po ulit yung bumper. Magkakaroon na naman po ng bumper gap po ba tawag doon. Basta ganun, no. So, ngayon no, okay na. At iyan no ang kanyang larawan, no. Larawan. So guys, dito ko na matatapusin ang video. Ito po ang inyong ka-40. Bye guys.